Uuwi ako sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ito ang mga pulyetos na nakuha sa mga rebelde. Kailangan na ito ay maipalabas natin na dala ni Pepe. Benchito, gawan mo ng paraan na ikaw ay makapasok sa kanyang kwarto. Akong bahala dito. Po bang tao sa labas? Ako lang po ang bantay. Bueno, kailangan kong pumunta ng Maynila bago makarating sa Benchito. Naku, senyorita. Delikado yung iniisip ninyo. Nasa panganib si Pepe. Kailangan ko siyang balaan. Ngayon, sasama ako sa inyo. Manatili ka dito. Bukas, pagising nila. Pagtakpan mo ako. Mag-iingat po kayo, senyorita. Pepe! Mabuti naman tumuwi ka dito sa bansa natin. Kamusta ka na? Bueno, babalik na ako ng Kalamba. Marami kasing trabaho nag-aantay sa akin doon. Doon sa dati yung lupain? Bueno, mukhang okay. Dakpin ang babae dito! Huwag! Gawin niyo ako! Magdaya din yung mabuti! Benchito! Padre! Tagumpay ang mission mo. Subalit, mukhang meron kang alagang ahas, Conchita. Padre, nangako sa akin si Dispol na hahalugugin niya mga gamit ni Pepe. Kailangan natin lumakad ngayon. Siguraduhin natin na walang mangyayari sa plano natin. Ang walang hiyamong kapatid. Yakin mo na hindi niya sisirain ang ating mga plano. At kung hindi, babawin ko mga lupain ninyo. Ginawa mo, ha? Halika! Halika dito! Halika! Kaming ipahamak? Putang biya ka talaga! Mas kinabihan mo pa yung mga Indio! Sige pa!
Nailipat ng larangan ng labanan mula Madrid tungo Pilipinas. Napatunayan na wala doon ang laban kundi nandito. Kaya panahon na para magkaisa ang bayan upang makamit nito ang katabusan mula sa loob. Andres Bonifacio. Nabasa ko po ang iyong mga nobela. Napahanga mo ako sa iyong mga sinulat. Ang paborito kong tauhan, si Simon. Maraming salamat, Simon. Maaari kang kumain at manatili rito. At maaari ka ring humingi ng paumanhin sa akin sa sakit na ginawa mo sa pagtatraidor mo sa akin. Hindi ako nagtraidor, Mama. Ayoko lang na may inosenteng taong makukulong. Inosente? Siya ang pinakamatindi nating kaaway kapag nakuha niya ang loob ni Dispohol. Pare-pareho tayong mapapatalsik dito! Akin! Ang lupain ito! At walang sino man ang makakaagaw nito sa akin! Inagaw lang natin ang lupang ito, Mama. Ong at si Padre Amado ang magdidesisyon kung sino magpapatakbo ng mga lupa nila. Pero hindi ako matatahimik, Mama. Kapag nakakita ko na maraming pamilyang naghihirap dahil sa mga ginawa niyo ni Padre Amado. Dr. Rizal, nakita yan sa iyong maleta. Hindi ko po alam kung paano napunta sa akin ang mga yan. Marahil ay may nagplano para ilagay yan sa aking maleta. Kung ganun, Dr. Rizal, kanino ang unan at banig na nasa iyong maleta? Kay Lucia. Si Lucia. Si Lucia na iyong kapatid. Entonces, Dr. Rizal, ituring muna ang iyong sariling arestado. Sandali lamang po. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin ang mga yan. Wala akong kasalanan, Gobernador General. Hindi ko alam kung sino naglagay niya sa akin mga maleta. Pakinggan po ninyo ako. Kuya, wala akong kasalanan, Gobernador General. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin yan. Wala akong kasalanan. Gandang bata, ano? Napakabuting bata. Oh, sweetheart. Oh, it's Roman. Oh, it's a boy. Hi. Oh. Darling. Sweetheart. Sandali lamang. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ko alam. Sandali lang. Gusto kong makausap.
ang kriminal na ito? Tignan mo nga naman. Nahula rin ang bubuwit. Sweetheart, we have a beautiful boy. Sweetheart, darling. Lenore? Darling. Anak? Hello, give her air. I told you! Let her breathe, let her breathe, let her breathe. Yan talaga ang kapalaran ng mga inyong lumalapas tangan sa anak ng Diyos. Katulad ko. Hayop ka. Kung alam ko lang ikaw ang magagawa ng lahat ng to. Oh? Nagbibintang ka pa ng isang alagad ng simbahan? Kaya nararapat sa iyo ang mabulok sa kalaboso. Mabubulok ka sa kalaboso katulad ng iyong ina. Ang itadami dito ang ina. Sobra ng kalapastanganan ninyo sa akin. Anong karapatan yung pasakita ng aming pamilya? Patapon ng aking mga kamag-anak. Nakamagamin ng aming mga lupa at ipamigay sa iba. Sunugin ang aming tahanan. Mga kapabayan ko magsasaka. Hayop! Tignan mo yung tiyara yun, si Rizal Arrestado. Paano ba tayo yung gagawin natin? Si Rizal Arrestado. Oo nga. Hindi dapat ganyan ang ginagawa nila. Hindi makatarungan ang ginagawa nila. Di ba mga kasama? Oo. Dapat. Tama yung ginagawa nila. Mga kapatid, sukdulan ang kalupitan ng mga tayuhang kasila. Hinog na ang panahon upang tayong lahat ay magkaisa. Kailangan na natin tapatan ang himagsikan ang kawalang hustisya sa ating bayan. Dahil kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan ba? Buhay! Buti naman at napadalaw ka. May problema ba? Ibig sabihin nito, kapatid ko. Namatay si Leonor ilang araw nang nakakaraan. Dahil sa panganganak. Bakit? Paano nangyari to?
kapatid ko. Sinusulat ko po ang aking lingkulan. Itawarin niyo po sana ako. Sa hapdin na itulad ko sa inyo. Kiitay sa ating pamilya. Maraming salamat po sa pag-unawa. Iligin niyo po ako sa lupa. Lagyan ng lapidar krus. Ibigay niyo po doon ang aking pangalan. Araw na kapanganakan, kamatayan. Huwag na po kayo maglaan ng araw para gunitain ang aking pagkawala. Maraming salamat po sa lahat, Inay. Kasalanan ng ibuhos mo ang lahat sa isang matayog na pangarap na lumaya ang bayan. Mula sa araw na ito, hindi na tayo nasa ilalim ng Espanya. Mula ngayon tayo ay malaya! Samahan nyo ako, mga kapatid! Bawiin natin ang atin! Kalabanin natin ang mga baril! Kalabanin natin ang mga kanyon! Gamitin nyo ang sarili nyong kalayaan! Mga kapatid! Mabuhay ang Katagalungan! Magandang gabi, Padre Amado. Kung si Padre Damaso, parang may kilala akong pray ng ganito. Ang iyong mga likha ay nagpasiklab ng liwanag sa bayan nating nakubli sa kadiliman ng mga kaaway at masasamang loob. Kailangan gusto na ako sa atin sa inyo.
Senyora! Senyora! Pechito! Tumama po kayo sa akin. Pechito! Tayo na po, senyora. Pechito! Mau! Sandali, sandali! Senyora, tayo na po. Pechito! Pechito! Rizal! 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 At patuloy itong magliliyab sa puso ng lahat ng mga naantig ng iyong pagpupursige. Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Balang araw makikita niyo ang monumento ko sa iba't ibang bahagi ng kapulong ito. Consuelo. Magiging sorpresa pa kaya ang muli nating pagkikita? Hindi ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra sa... At sa lahat ng lalaking nakarelasyon ko, ikaw lang ang handa akong ipagtanggol. Salamat sa pagiging totoo mo, Pepe. Umibig ka ng tunay.
Minahal mo kami ng buo. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunde! Fuego! Sa kumunoy at maiahon ng bayan na garang sa apoy.